remember we met. I can tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. No, just remove it the way you want it. That's up. It has to be fast. Yeah. Then I have to have a good caption. Are you ready? Yeah. 3, 2, 1. Ah! 3, 2, 1. Oh! We can take it with us. Tuck. Hello guys, welcome back to my channel. So ang vlog natin today is face mask. Kung makikita nyo, ito lang yung nilagyan ko kasi ito yung pinaka prone ng mga pimples. So ito yung gamit ko. All the way from Philippines, all the way to Denmark. So this is what I use today. And kung nakikita nyo, hindi ako masyadong makapagsalita kasi sobrang ano niya, sobrang higpit ng kapit niya. So, once matapos na yan siya guys, once ma all dried na yan siya, tatanggalin na natin. So, kagabi, naglagay din ako sa ano ko, sa armpit ko. Kasi masyado kasing ano, maitim yung armpit ko guys. Kaya nilagyan ko siya, tapos yung asawa ko yung pinabunot ko. So, yun. Ngayon naman, ito namang mukha ko ang nilagyan ko. So, stay tuned. Tatanggalin natin to in a while. So, yan guys. Okay na siguro to. So, tatanggalin na natin. Hindi masyadong makapal itong pagkalagay ko dito kasi hindi ko kasi naayos eh. Need ko lang salamin. Tapos, kailangan nyo talagang gawin is after nyo maglagay ng ano, ng face mask, kailangan maggamit talaga kayo ng moisturizer. Kasi, magda-dry kasi yung skin mo kapag ka hindi kayo gagamit ng moisturizer. Masakit siya. Alam ko namang masakit kasi na-try ko na to several times. Lalo na yung first time kong gumamit ng face mask. Grabe, parang nawawala yung mukha ko. Ang sakit. Matulog mo po niya itong luhaan ni ay. Every time maglagay ako ng face mask, tumutulog talaga yung luha ko sa sobrang ano niya. Masakit siya. Sobrang sakit. Masakit pa nung iniwan. Masakit pa sa iniwanan ng ano, jowa.
Pasensyahan nyo na yan. And yung dito ko is medyo masakit na talaga siya. So, yung exercise ko is, ang hinihit talaga nito is big booty. Yun kung lalaki pa. Tapos yung flat stomach. So, ganito lang siya gawin. Ganyan. Tapos baba. Actually, nagkaka-cellulite na ako kasi hindi naman ako ganun kataba. Nag-gain lang ako ng weight pero nagka-cellulite ako. So, gawin nyo lang to for 30 times. 4, 5, 6, 8, 9, 10, and 20 more. The same with this side. Ayan guys, nag-slice ako ng potatoes. Gawin ko yan siyang parang chips. Parang fried din. Wala kasi akong magawa. Tapos may french fries naman kami. Pero gusto ko yung flat ones. So yan, ginagawa ko siya. It is a fresh potato. So yan, sinusok ko lang siya sa salty water para luto. Pagluto niya, okay na. And that one, nagpapaano na ako. Nagpapa-inip na kita. Pag okay na siya lahat, pwede na nating ilagay yung potato. So, ayan guys, nagluluto ako ngayon ng fresh potato. So, ang ginawa ko, hindi ko siya ginawang fries, kundi ginawa ko siyang yung flat one. Tapos, sinok ko na siya sa water for several minutes. Salt water. Tapos, bago ko siya lutuin. So, nagpainit na ako ng mantika. So, this is definitely enough na. So, lutuin na natin yan in a while. So, yan guys. I think ready na yan siya. So, ilagay na natin. Hello guys, and welcome back to my channel. So, magluluto tayo ngayon.
So, kahapon bumili kami ng buko of pusis. Hindi ko alam kung ano dito. Basta ano siya, parang buto. Tapos may bone marrow din siya. Ano to siya? Beef. Tapos lulutuin natin ito ngayon. Hindi ko alam kung paano tulutuin, pero parang yung may sabaw. Pwede dito pang soup yata, guys. Ano siya o ganito. Hindi ka namin normally bumibili ng ganito, pero kahapon nag-request ako kay Mr. na bumili kami ng ganito kasi miss na miss ko na talagang kumain ng, kung sa Bisaya pa, nilat ang baka. Kaya yun. So, kahapon, naglagay ako ng face mask. Ngayon naman, magluto tayo. So, yan guys. Good morning sa inyong lahat and welcome back to my channel. So, ayan guys, ano ko siya. Ayan. Ayan yung ano natin. Laki na talaga ng chan ko, no? So, yan na ang ating nilagang baka, guys. May ano yan siya, may bone marrow din yan siya. So, ayan, niremove ko na yung first ano ko nito. Yung pinakuluan ko muna siya, tapos niremove ko yung pinakauna na tubig para ma-remove yung mga unwanted fats. Kasi madami siyang ano eh, madami siyang impurities. Kaya ang ginawa ko, hinugasan ko yung kawali, tapos niluto ko siya ulit. Tapos, ayan, maya-maya ready na din to. So, ayan, keep on watching. So, ayan guys, malapit nang maging ready yung ating, ano, ating baka. Ang napansin ko pala, wala akong repolyo or pechay or whatsoever. So, wala akong pansahog nito. So, ang gagawin ko, ito na lang yung ilalagay ko. Sili, tapos luya, at saka onions. Wala akong pansahog. Pero I think okay lang naman to. Kasi naalala ko noon nung nasa Davao kami. Wala siyang ano eh. Wala siyang kung ano-ano. Basta karne lang talaga. Tsaka sabaw. Masarap naman siya. Kaya, let's get started. So, ayan guys. Pagpasensyahan nyo na. Medyo blurry yung ating camera. As always naman. Ganyan lang talaga siya. So, pag mapalitan ko yan. Hopefully soon. Sana, kukunin lang natin yung mga, ano na yan, mga impurities bago natin. Hindi ko kasi gusto yung mga, fats niya. Kukuha mo ako. How is everyone doing under ano guys in your quarantine day? So kakatapos ko lang mag live stream, so kikinig muna ng music at saka pero syempre tinanong ko muna
So, ayan na yung ano natin, guys. Kung napapansin nyo, walang repolyo yan, walang pechay or whatsoever. Nilagang baka lang talaga siya. Tapos, ayan. Mga an hour ko na din yan. Mga 1 hour na din ko yan siyang binoiled. Ayan guys, ready na ang ating nilagang baka. At saka lumalabas na yung ano niya sa gitna. Wala na. Dahil parang almost ano ko din siyang nilaga.